Napakahirap magkasakit ang nanay. Kaya naman, tingnan nyo, kawawa talaga ang bahay. Ito, kusina pa lang to. Napakakalat na. Kaya lang, para sa akin, okay lang to kasi yung mga anak ko yung nagkalat niyan. Dahil hindi nga ako makapag-asikaso, kaya ayan, sila ang nagluto ng kanilang kakainin. Para sa akin, okay pa rin yun kasi kahit papano, alam ko na hindi sila magugutom dahil marunong silang mag-asikaso ng kakainin nila. Hindi na lang sila nakapagligpit kasi papasok na sila sa school. Sila din ang naghanda ng baon nila, nagsaing sila, saka nagluto sila ng hotdog na babaunin nila sa school. Kahit papano, good job pa rin ang mga kuya ko. Pero kahit na masama ang pakiramdam ng isang nanay, kailangan pa rin niyang bumangon at kumilos. Napakaraming trabaho sa bahay, kaya lang kapag may nararamdaman ka, hindi naman siguro kasalanan na magpahinga ka muna, di ba? Kanino ka ba bumabangon? Di ba para sa mga anak mo, sa pamilya mo? Kaya dapat alagaan pa rin natin yung mga sarili natin. Kasi paano naman sila pag nawala tayo, di ba? Kaya pag napagod, kailangan magpahinga. Saka iwasan natin ang stress kasi napakalaking bagay ng stress kaya nagkakasakit ngayon ng mga tao. Kaya tayong mga magulang, dapat lagi nating turuan yung mga anak natin, lalong-lalo na ngayong mga bata pa lang sila. Kailangan matuto sila sa buhay. Kahit bata pa sila, dapat marunong na sila sa gawaing bahay. Hindi naman ito para sa atin, para din to sa kanila. Saka para may maituro sila sa mga magiging anak nila pagdating ng panahon, di ba? Kaya tara, samahan niyo muna ako maglinis ng aming munting kusina.